Hi guys, welcome back to my channel. And on today's video, i-discuss natin kung paano nga ba natin mapapakinabangan yung mga old router natin para gawing Wi-Fi extender or Wi-Fi access point. Kasi ganito yung magiging setup natin dito sa existing PLDT router natin. So dito sa LAN number 1, dito natin ilalagay yung LAN cable na connected dun sa ating gagawing access point or Wi-Fi extender. So yan, LAN number 1. And yung end nito papunta naman dito sa ating gagawing Wi-Fi extender. Bali yung end yan ay ito. So lagay natin dito sa port number 1. So yan, ganyan ang magiging itsura niyan. So lahat ng mga old router or mga bagong router, lagi nyo makikita itong reset button. So i-reset natin yan para magpunta siya sa factory default. So guys, ganito yung tamang pag-reset ng old router. So dito sa backside ng ating old router, kumuha lang kayo ng pen, tapos i-press nyo itong reset button mga 5 seconds. Hintayin nyo yung umilaw lahat dyan na indication na na-reset na yung old router natin. Yan, then release. So after natin na ma-reset na yung router na gagawin nating access point or wireless extender, kukonek ngayon tayo dun sa router na yon through Wi-Fi. So, ito yung pangalan ng SSID niya, yung Linksys E900. So, select lang natin and then connect. And wait for a few minutes until makakonect tayo dun sa router na yun. O yan, so kung mapapansin natin, connected na yung Linksys. Then pupunta tayo dun sa IP address niya. So usually ang Linksys ay gumagamit ng IP 192.168.1.1. And then yan, mag-a-ask siya ng username at password. Type lang natin ay admin. Most of the Linksys router yan ang username at password. Then click login nyo lang. Yan, click okay nyo lang to, itong notification na to. And then punta tayo dito sa setup tab. Ikita nyo dito ang IP nya ay 192.168.1.1. Babaguhin natin yan kasi gagawin lang naman natin itong extender. So gagawin natin yang 254. Then save settings lang natin. Then antayin natin na mag-reboot ulit yung router. And connect ulit tayo. Okay, yan, connected na. At babalik tayo dun sa static IP na kinonfigure natin, which is 192.168.1.254. Then enter ulit natin, admin. So yan, nabago na natin yung default static IP nya. Then pupunta tayo dito sa wireless tab para naman lagyan ng security yung wireless natin at i-enable din yung SSID ng router na to na gagawin nating access point. So on this part, i-click nyo lang yung manual. Yan. So dito mayroon kayong makikitang network name SSID. So lagyan nyo lang ang ng SSID as you desire. So let's say home Wi-Fi. Yan. Home Wi-Fi. And then itong channel ay keep nyo lang as auto and SSID broadcast ay enabled. And then click save settings. Yan, continue nyo lang. And mag-i-initialize yan. And kung babalik tayo dito sa Wi-Fi list natin,
may makikita tayo ditong bagong SSID name. So ito yung ginawa natin. So i-click lang natin. And then connect. Yan, connected na ulit siya. So balik ulit tayo dun sa console IP natin. 192.168.1.254. Yan. And then admin. Balik ulit tayo sa wireless. Yan. And then wireless security. And then dito ng security mode, i-select natin yung WPA2 personal. Lagyan lang natin ang password. So for the sake of tutorial, ilalagay ko lang tong password na to. Bitoy's World. Then save settings. And click continue nyo lang. And then balik ulit tayo sa Wi-Fi. Yan, manghihingi na siya ng password kasi sinet na natin na mayroong password yung Wi-Fi. So Bitoy's World. Okay, click next lang. Yan, connected na ulit tayo. So balik lang ulit tayo dun sa console IP. Ito guys, importante ito. Kung gagawin natin itong router na to as a Wi-Fi extender or a Wi-Fi access point, so mahalaga na i-disable natin itong DHCP server. So kailangan naka-disable to kasi ang magbibigay na lang ng IP ay yung ating main router. So kung naka-enable to, so maaaring magkaroon ng IP collision or IP conflict. At maaaring hindi gumana yung router natin or yung existing router natin ay magka-problema. Then click save settings. And that's it. So guys, yan lang naman yung mga steps na kailangan natin gawin para magamit natin yung old router as a access point or Wi-Fi extender. Hope nakatulong ito sa inyo at I hope na mapakinabangan nyo pa rin yung mga old router nyo as an access point or Wi-Fi extender sa inyong mga bahay. So kung bago ko pa lang dito sa aking channel, so please do like, comment, and subscribe na din kung may oras ka. And I'll see you on my next video. Salamat sa panonood.